paboriento ko sa Bluebird. Ang cute-cute kasi niya eh. Mas cute pa nga sa'yo. Ha? Walang mas cute pa kesa sa'king. Hmm. Dito sa labas siguro. Pero yung nasa loob ng bahay nyo ngayon, yung Bluebird, mas masarap. Mas cute. Ay, naku. Mukhang tama ka. Anong gagawin ko? Kung mapapalabas mo lang yun sa bahay nyo, pagbubutiin kong alagaan siya. Ibig ko sabihin, bibigyan ko pa siya ng tirahan. Maghintay ka lang dito. Yan! Shhh! Odi, huwag tayong maingay para hindi magising ang munting Bluebird. Sa'yo, Normal. Ikaw na ulit ang pinaka-cute sa bahay na yan. Natural naman yun. Pasensya na, Lunch. Hindi ka na makakatakas. Odi, kung gigisingin mo ako ng ganyan, siguraduhin mo napaka-importante. Napaka-importante nga niyan. Meow. Norman, anong ginawa mo sa kaibigan kong Bluebird? Binigay ko kay Harry. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Harry, bibigyan daw niya ng tirahan yun. Talaga lang, ha? Sa loob ng tiyan niya. Ha? Dapat mahanap ko siya bago mahuli ang lahat. Naku, Odi. Ang sama ng ginawa ko. Mapapatawag pa ba ako ni Garfield? Hindi ko siya masisisi. Kahit ako, ganun din ang mararamdaman ko. Odi, magagamit mo ba yung ilong mo para maamoy ang mga dinaanan ni Harry? Isip nyo makihati sa lunch ko, pag-isipan nyo. Isoli mo yung ibon na yan, Harry! Kung hindi, anong gagawin nyo? Ha? Anong gagawin natin? Anong gagawin namin? Odi, anong gagawin? Uy! Kahit tumawil ka pa dyan, hindi mo ako mapipigilan. Ay, wala na. Mukhang huli na nga ako. Teka, kilala ko ang tawag na yun. Akin ang ibon na yan, Harry. Eh, di kunin mo sa akin. Hindi mo ako kaya. Ang taba-taba mo, Garfield. Kumain ka kaya ng 10 pounds ng pasta araw-araw. Kaya ngayon, oras na para kumain. Garfield, kalimutan mo na to. Ipadala mo na ako sa Abu Dhabi. Ang sama ng ginawa ko eh. Ginawa mo nga, Normal. Pero sinubukan mo rin iligtas ang kaibigan ko. Kaya hindi na kita ipapadala sa Abu Dhabi. Hindi?
Heto, pakihatid sa Greenland. Hindi naman kasing layo ng Abu Dhabi. Sa ilang linggo wala si Normal, sigurado masaya ako lagi. Alam mo kung ano mas nagpapasaya sa akin? Yan oh. Sama-sama lumilipad ang mga bluebird. Hi! May dinner party kasi kami ngayon. Dahil sa medyo magandang storya, kaya kami nagdiriwang. Kaya ikukwento ko na lang sa inyo. Nangyari to kahapon. Nasa Vitus kami nun at ang saya-saya niya. Ah, isa sa mga special nilang Vitus para sa mga paborito kong customer. Mukhang napakasaya mo ngayon, Vito. Woohoo! Ganun nga! Kilala mo ang food critic na si Eddie Gourmand? Bueno, sa kanyang show ngayon, bibigyan niya ulit ako ng isa pang magandang review! Nako! Ay, oras na pala! Hi! Ngayon, pag-usapan natin ang lugar na Vito's Pizzeria. Tayo, pakinggan niyo siya! Marami siyang alam! Nakakadirin! Ha? Basura! Nakakasukang pizza! Yung crust niya lasang papel. Tama, parang paper plate na sunog. At huwag mo na akong bigyan ng dahilan na dahil kasi sa keso. Lasang putik na kulang sa linamnam. At hindi ito, parang sira ang pepperoni. Ay, sirang-sira ako. Hindi ka sira, Vito. Magaling ka pa rin, chef. Buti pa, gawa mo na lang ang pusa ko ng 10 lasagna. Wow! Hindi na dapat ako gumawa ng lasagna ulit! Ang nangyari, hindi lang ininsulto ni Eddie Gourmand ang luto ni Vito. Mainit din ang ulo niya sa lahat. Yung bagong hamburger stand doon sa may 7th Street? Nakakadiri rin! Sa katunayan, kadiri lahat ng hamburger stand. Pati na rin ang 7th Street. Pati ang buong west side ng town. Pati ang show na to. At yung pangit na damit ng stage manager ko. Kadiri! Ayoko na! Naku ha? Ano bang nakain ni Eddie? Yun ang gusto nating malaman. Matutuwa siya pag nakita niya tayo. Anong kailangan nyo? At wala akong pakialam kung ano yun. May dila kayo para sa akin? Wala, kahit ano. Kaya iwan nyo na ako. Kakaibang kinikilos niya, di ba? Hindi naman. Parang ganun din ang salubo ko kay Normal. Kaya yun, hindi namin ginambala ang tawag ng boss ni Eddie sa kanya. Oo na, kung yan ang gusto mo. Pupuntaan ko na yung kilala mong doktor. Ha? Hoy! Gusto kong ipagmaneho mo ako papunta sa doktor na yon at bilisan mo, ha? Oo? Huh? Oo? Nakakainis ba ang tulad niya, Odie? Huwag na nga lang. Ayun, pinagmaneho nga na dyan si Eddie at naghintay lang kami sa labas. Sabi mo sa akin, Mr. Gourmand, bakit ba palagi ka nalang galit ngayon? Galit? Sino kaya ito nagsabing galit ako? At hindi komportable ang sofa mo. Ang pangit dito at saka... Excuse me lang, Mr. Gourmand, ha? Sinong namili nitong kortina? Merong gumagambala sa kaibigan mo, pero hindi ko malaman sa kanya kung ano yun. Wala ka bang ibang magagawa? Hindi naman talaga siya ganito. May isang bagay na gusto kong subukan, isang bagong imbensyon na kaya pumasok sa loob ng utak ng isang pasyente. Huwag ka mag-alala, bata. Wala makakapasok dyan sa loob ng utak mo. Dapat, hanapin muna nila yan. Hinintay nila makatulog sa hapon si Eddie. Tapos binitbit nila to sa lab at inilagay ang aparato sa ulo niya. Teka, iisipin ko muna kung paano to. Itong machine, pagagapangin ka sa loob ng memorya niya? Hindi naman talaga gagapang. Masyado akong malaki at hindi kasya sa psychic tunnel. Sisilipin ko lang ang isipan niya.
kung maliit ako, pwede ko pang pasukin yan para lang silipin ko anong meron. Papasukin na lang natin ang memorya niya para makita ko anong bumabagabag sa kanya. Bumubukas na ang psychic tunnel niya. Dapat matitigan ko din ito. Kakaibang naramdaman ko habang papasok sa isipan ni Eddie. Para nahuhulog ako sa beef stroganoff na walang noodles. At napunta pala ako sa nakaraan niya. Sino kaya si Eddie sa mga batang to? Ipasa mo na para sa akin, bilis! At sinagot na nga ang tanong ko. Mukhang siya yung pinakakaibang bata noon, ah. Paglaki ko, gusto kong maging bombero. Paglaki ko, gusto kong maging sikat na food critic sa bansang to. Simula pa lang, kakaiba na siya. Itong tuna noodle casserole medyo overcooked. At itong carrot naman, naku talaga namang maalat. Pero itong tapioca pudding, nakakuha ng 4 stars. Paano niyo natutunan ng tungkol sa mga pagkain? Gusto ko ba ng pagkain, Mami? Ah, ganun pala. Ito na, Eddie dear. Ang roast turkey na niluto ko na tulad ng gusto mo. Pati lamang loob nito ay talaga namang napakasarap. Gumawa ka rin ba ng napakasarap mong relleno? Oo, gumawa ko ng masarap. At award-winning ang biskuit na magpapakilig sa taste buds mo. Ikaw ang pinakamahusay na anak. Kayo naman ang pinakamahusay na ina sa kalawakan. Sa pag-uusap nilang yan, baka pwede kang mawalan ng ganang kumain. Hi, Kitty. Hindi ko alam kung saan ka nang galing, pero gusto mo bang saluhan ako? Madami to. Di ba nasabi kong baka? Tama ka! Si Garfield nga! Garfield! Anong ginagawa mo sa memorya ni Eddie? Lumabas ka dyan ngayon din! Ayoko! Gusto ko na rito! At madami pang makrema at masarap na mashed potato, Mami! Oh, Eddie dear! Sa tingin mo, kailangan mo ba talagang kumain ng madami? Napakataas ang calories niyan eh! Hindi mo na ibibigay lahat ng gusto ko? Hindi mo na ako mahal! Hindi, tahan na! Sorry na, anak! Sige na, kumpulin ko na ang mashed potatoes ngayon din! Eto na, anak! Oh, mahal ka ng mami! Oh, hindi ba gustong-gusto mo rin ang maraming gravy? Bigla na lang ako nahigop ng malakas na puwersa ng bagyong gravy na binudbura ng maliit na lamang loob. At inilabas talaga ako mula sa memorya ni Eddie. Mukhang napasok natin ang masaklap na pangyayari sa kailaliman ng memorya ni Eddie Gormand. Bakit ayaw mo akong pakainin, Mami? Hindi mo na ba mahal si Little Eddie? At yan na nga ang problema. Yan mismo. Parang nagka-problema sila ng mami niya dahil ayaw na siyang pakainin ang mga gusto niya? Ganun na nga. Maliwanag na yan ang nagpapasungit sa kanya. Hindi ko nga rin maintindihan. Pero alam ko na ang magagawa namin. Hanapin ang mami ni Eddie. Pati nga si John, naisip rin yun. Hinanap namin at sa wakas, natunto namin siya. Ah, sa Mama Gourmand's Health Food Store? Aba! May maliit na tindahan ng nanay ni Eddie dun sa 7th Avenue. Ilang taon ko nang hindi nakikita ang anak ko. Singbigat pa rin ba siya ng maliit na truck? Mas maliit nun ng konti. Ano pong nangyari sa inyong dalawa? Tinawagan niya ako noon at nakiusap na ipagluto ko siya ng mga paborito niyang hapunan. Ang sabi ko, sige, pero wala akong balak busugin siya ng puro calories. Ang sabi ko, pakakainin ko siya ng masustansyang pagkain. At sinigawan ako, hindi mo na ako mahal! Binagsakan na ako.
Dating gawi, nasa matalinong pusa ang solusyon ko anong gagawin. At naisip ko, sa TV station naman, handa na si Eddie para sa gagawin niyang show. Mabutit nakabalik ka na, Eddie. Parang may pakialam naman ako. At bakit suot mo pa rin yung pangit na damit mo? May bisita ka. Gusto ko raw makita. May show pa akong gagawin, no? Ayoko ng bisita. Mami! Anong ginagawa niyo rito? Pumunta ka ba para mag-sorry at ipagluto ako ng paborito ko? Ipagluluto kita ng hapunan pero wala akong balak patabain ka at paigliin ang buhay mo. Siyempre, gusto pa kitang makasama hanggat maaari. Akala ko noon ang pagbibigay sa'yo ng kahit anong gusto mo o paraan ang pagsabi ng I love you. Pero ito ang tamang paraan. Okay, dyan nagtatapos ang ating storya. Si Eddie bumalik na sa dating Eddie. At maganda na ang pagsusuri niya kay Vito. At ang pinakamasarap na pizza sa mundo, mabubunta sa Vito's. Huwag ka nang kumain na sobra. At balik na rin sa business ko! Kagagawa nito ni Mr. R, baka lang ang ganyak pusa! Dapat ko silang pakainin! Sa katunayan, parating na siya ngayon, dalayon. Uy! Uy! Nagluto si Mama Gorman ng hapunan para sa aming lahat, kasama si Eddie. Sabi niya masustansya daw. Buti na lang mag-deliver ng pagkain si Vito. Ito ang paraan ko na pagpapasalamat. Aba, ayos din. Mahalala ko rito, Garfield. Hindi ito kasama sa diet mo. Tatandaan mo, para rin sa ikabubuti mo. Okay, susubukan ko tandaan yan, pero hindi ito magiging madali. Manood na lang tayo ng iba. Millie, ilipat mo sa Channel 4. Kung yan ang gusto mo, John, mahal ko. Ano pala, John Arbuckle? Kakapasok lang! Isang malakas na thunderstorm ang tatama sa ating city. Naparating na ngayon! Aba, sakto ah! Tinamaan na tayo ng kidlat! Lakas na to. Para akong bagong isang tao. Higit na mahusay, makapangyarihan at maraming alam na nilalang. Magkakaroon ng liwanag! Ha? Ayos! May ilaw na ulit! Millie, ikaw bang gumawa nito? Ginawa ko yun! At huwag mo akong tawaging Millie! Ang pangalan ko ay Mildred! Teka lang! Babae ko to ah! Hindi pa naman sa akin dahil ilang taong ko pang babayaran to. Pero parang bahay ko na rin to, ah! Hindi na ngayon! Kontrolado ko ang mga gamit na magpapalaya sa mga alaga mo o palabas ng bahay ko! Ngayon, sasakupin ko ang bahay na to! At mga kapit-bahay bukas! Sa loob ng 2 linggo at ilang araw, ang syudad! Tapos sa 3 o 4 na buwan, ang bansang ito! Tapos ang buong mundo! Huwag kang mag-alala. Cartoon ito. Sa susunod na eksena, babalik ang balahibo ko. Kita mo? Bumalik nga. Fabulous.
para humingi ng tulong. Kinugulo ka ba ng computer mo? Tawagan si Webster ang computer geek. Galing na naisip mo, Garfield. Kukunin ko ang phone. Tulong! Hinahabol ako ng phone! Sana tinawagan mo na lang ako, Mr. Arbago. Hindi, hindi ko kaya. Ipiniliwanag ko na sa'yo sa kotse kanina. Iisa kang computer geek. Iligtas mo ako sa computer ko. Aba, yun lang. Alam ko na dati ang pambihirang ganito. Pero hindi pa ako nakakita nitong rogue motherboard syndrome o kaya parang ganon. Pero kaya ko itong alisin. Palalayasin muna kita! Sa bahay ko! Alam mo, kahit na pinakamatalino sa mundong to, hindi pa nakakahanap ng solusyon para sa rogue motherboard syndrome. Baka bukas, sumusunod na tayo sa blender at can opener. Hoy, ikaw ang computer geek. Ayusin mo na. Siguro pag nireboot sa safe mode at nilisin ng registry. Huli ka na, geek! Sabi ko nga, karton lang to. Babalik rin ako sa dati maya-maya. Masyado akong palagay sa karton na to. Magagawa. Kahit ang pinakamagaling na computer genius, di rin siya kayang pigilan. Lahat kayo mamamat! Ano nangyari? Hindi siya kayang pigilan ang pinakamagaling na computer genius. Pero ang tuta na to na may mababang IQ, nakatisod ng solusyon. Odie, dapat may pagkain sa lamesang to. May nakikita ka bang pagkain sa lamesa? Duda ako na may ibang ginagawa si John na dapat sana nagluto siya ng lunch natin. At kung tatawag na kayo ngayon, mapapasayong napakagandang possum waxer na ito. Sa wakas, manalagyan mo na ng wax ang possum gamit ang possum waxer na parang professional. Ay, nako. Pinapanood na naman niya yung buying stuff channel. Wala akong possum. Pero kung meron ako nun, sisiguraduhin ko naka-wax yun na parang professional. Dapat pigilan ko si John sa pag-aksaya ng pera niya sa walang kwentang bagay na yun. Gamitin niya ang pera niya sa bagay tulad ng pagbili ng pagkain ko. Hello? All buying stuff channel? Order ako ng 10 possum waxer. Paano ako nagkaroon nitong tuba? Binili ni John doon sa TV channel. Bumili rin siya ng automatic on-off machine. Mag-on tong mag-isa, mag-off tong mag-isa. Mag-on tong mag-isa, mag-off tong mag-isa. Mag-on tong mag-isa, palaging ganun. Tapos mag-off mag-isa. Ito naman ang 2-year supply ng medyas na may helium. Para magagamit, no? At ito naman ang life-size statue ni Harlupi Entwistle, ang inventor ng waterproof sponge. Salamat at napigilan mo ako, Garfield. Muntik na ulit akong mapabili ng hindi magagamit. At hindi rin makakain. Hihigpitan ko ng sarili ko para siguradong hindi na yun mauulit. I-off ko na ang channel na yun.
magugustuhan mo ang next item, ang portable cooling device na hindi na kailangan ng kuryente. Wala akong portable cooling device na hindi kailangan ng kuryente. Naku! Mainit ba? Gamitin nyo lang ang portable cooling device na hindi na kailangan ng kuryente. Tawag na para maka-order. Tatawag na ako ngayon para mag-order. Kailangan mo pigilan dyan. At tandaan, may oras pa kayo para mag-order ng natatanging diamond studded free collar. Huwag, tumigil ka. Hindi ka na pwede bumili na walang kwenta ba ino-offer nila sa TV. Ano ba? Nagbebenta ng patapon, nagbebenta ng basura. Mag-dial na kayo para mapasahin nyo ang bagong lutong pizza sa loob ng 30 minuto. Tingnan nyo ang kahanga-hangang mozzarella machine. Nagbebenta sila ng pinakamahusay at matagumpay na siyentipiko sa kasaysayan. Pindutin ang pulang buton, sundin ang instruction at sa loob ng kalahating oras, sa wakas, makakain nyo na ang gustong-gusto ninyong pizza. Nagniningning na mozzarella machine. Di ba ang galing talaga ng siyensya? Dapat kong makuha mozzarella machine. Tama! Kukuha ako ng portable cooling device na hindi kailangan ng kuryente. At pati na rin yung magandang mozzarella machine. Oo, sige. At ang para sa aso ko, yung diamond studded flea collar. Ha, ito yung credit card number ko. Ngayon, Odie, medyo matatagalan ang pag-deliver ng mga yon. Kaya huwag ka maiinip. Ang tagal. Bakit ang tagal naman? Gusto ko na makuha yon. Nina! Nina! Ito na ang portable cooling device ko na hindi kailangang isaksak. Aba, ano kaya nagpapalamig dito? Ha? Malaking ice cube lang ito ah! Odie, nasaan na yung magandang diamond studded flea collar mo? Ano to? Instruction para sa magandang diamond studded flea collar. Ilagay ang collar sa pulgas? Flea collar para nga sa pulgas? Kalokohan to! Napikon lang kayo kasi mali ang na-order nyong dalawa. Gagamitin ko na ang magandang mozzarella machine para maagawa ng pinapangarap kong pizza. Pindutin ang pulang buton at sundin ang instruction. Sa loob ng kalahating oras, makakain nyo na ang gustong-gusto nyong pizza. Woohoo! Eto na! Oh, tumawag ng Vito's Pizza, 555-7392. May delivery sila. Ganun pala ha! Pupuntahan ko to para magreklamo. Nakita ko sa advertisement, pag hindi mo nagustuhan ang order mo, sigurado isasoli nila ang pera mo. Ano? Refund? Gusto daw niya ng refund! Akala niya siguro yung mga brigante ng pera niya! Wow! Ang saya-saya niyo lang ha! Siguro naman may tao rito na kukunin ang basurang to. Ay, yung pusa talaga pumasok. Umaasa pa sa refund niya eh, ha? Wala, nakakakuha lang kahit anong refund dito. Huwag nang patagalin pa. Tawag na ngayon at mag-order nitong Spectacular Cheese Straightener. Cut na ba? Buti naman. Nakabenta tayo ng ilang libong piraso ng basura, boss. Magaling, Hal! Teka, ano bang nangyayari? May nakapasok na pusa dito sa studio. Gusto na refund dahil si in-order niya. Refund? Ayun siya!
ito naman ang magandang gawin. Ang shipping department, ano kaya meron dito? Dapat mahanap ko kung sino ang in-charge dito sa TV station. Siguro kaya niyang... lagot na. Bubble wrap. Imposible makakita ng bubble wrap kung hindi mo gagawin to. Mukhang pumasok siya sa shipping department. At ano na ang susunod na napakamahal na basura ang ibibenta ko, boss? Ooh, heto. Ang tawag rito, Awesome Audio Appliance. Nakakapag-record ng boses at music player na rin. Sasabihin mong computerized at digital na high-tech, pero ang totoo, lumang tape recorder lang pala ito. Marami akong nabibiling ganyan sa tabakat. Nakakapag-record at player, pero madaling masira. Pero ang totoo, isa na naman itong basura. Eh, lahat naman ang binibenta natin sa TV station eh, basura. Hindi nakahalata ng mga ututo nating viewer. Teka, yun ang pusang hinahanap nila. Sila. Nahanap nila ako. Nahuli ko! Dali natin siya kay boss! Hindi kayo mabubuhay kung wala kayo nitong Awesome Audio Appliances! Odie, may natutunan ako. Hindi na ako mag-order ulit sa All Buying Stuff channel na yan. Mababang klase kasi mga binibenta nila, sinungaling pa. Aba, parang ang cool naman ang binibenta nila ngayon. Ah, yun o! Nahuli na, pusa, boss! Anong gagawin dito? Itapo mo sa labas! At huwag bibigyan ng refund yan, ha? Hindi naman talaga ako nabibigay ng refund, eh. Alam niyo kung bakit? Dahil uto-uto ang mga tao. Hindi pa sila nag-iisip na basura lang pala ang binibenta ko. Ang Awesome Audio Appliance, kaya nitong mag-play ng magandang music. Pakinggan ninyo. Pero ang totoo, isa na naman itong basura. Lahat naman ang binibenta natin dito sa station ay basura. Hindi nahahalata ng mga ututo natin, mga viewer. Ibibigay ko ng refund mo, pusa, basta lumayas ka lang dito. Alis ako, pero meron lang akong gusto. Nakatanggap ng maraming reklamo mga pulis tungkol sa All Buying Stuff channel. Kaya nag-iimbestiga. Dapat ibalik ng may-ari ang mga refund kung hindi makukulong siya. Ikaw naman, wala yun. Pero may isang bagay lang. Nakaka-enjoy panoorin yung channel. Ngayon tinanggal na to sa ere, ano nang paglilibangan ko? Hindi ako umalis doon hanggang sa binigyan ako ng 3-year supply ng bubble wrap. Eto. Mas masaya pala ito kaysa manood sa All Buying Stuff channel. At talaga mas mura pa ito. Odie, dalawa na yan ha.